today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog! Sunday na naman, nag-sleep in kami, alas 8 na ng umaga, nagising. Dito kami pag weekend at pag wala kaming gala, tinatry talaga namin na matulog hanggang alas 8 ng umaga. Pag may pasok kasi, hindi naman tayo nakakapag-sleep in. Strawberry dessert and later we're gonna make a chocolate strawberry. So first is we're going to chop the strawberry because it's lata. There's a lot of lata in here, strawberry dad, that was picked by my children, of course. The strawberry is like, just rotten. So marami nga pala tayong strawberry na napick kahapon, kaya naman magbe-breakfast tayo ng strawberry ngayon. Ito yung dessert natin. Mister nga pala ay busy sa pagluluto ng breakfast kasama yung aking kapatid. Nagluluto nga pala sila ng scrambled egg at saka bacon. So of course, huhugasan natin yung strawberry. So meron akong nabasa kahapon, bakit daw kinakain namin yung strawberry fresh from the farm? Yun naman kasing sabi doon, pwedeng-pwedeng kang kumain kahit ilang strawberry at ang dami-dami naman mga taong nagkumakain ng strawberry, hindi naman sila nalason. Spray-free kasi yung farm at wala namang pesticide na ginagamit. Hindi nila ito i-advise na kumain ng strawberry kung meron itong chemical na ginagamit. Huh? Yummy strawberry? Yummy strawberry, Sai? How many strawberries, Sai? Don't try the strawberry with sugar. Naubos na, oh. Kunti na lang. Uy, who's that very noisy kid? Paul. Let's eat the strawberry. Why are you eating it all? Very sweet. So pagkatapos naming mag-breakfast ay naglinis agad sa kusina, lamesa. Ito naman talagang ginagawa after kumain, naglilinis. Hindi ko talaga hinahayaan o pinapabayaan yung mga plato o yung mga pinggan sa lamesa. After talagang kumain, maglilinis talaga agad sa kusina. Marami na kasing langaw dito sa New Zealand kasi summer na. So todo linis na para hindi dumapo yung mga langaw dito sa bahay. Si Mister nga pala ang maglalaba ngayon at nakakapag-break ako. Of course, one day lang naman break ng paglalaba. Yung asawa ko talaga mahilag yan maglaba pag wala yung trabaho at walang pasok. Pagkatapos ay naglinis ako sa kwarto ni Silas, sobrang dami talagang kalat at hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung ibang laruan ni Silas. Naglinis-linis din of course sa lahat ng sulok-sulok ng kwarto at saka sa hallway namin. Pagkatapos maglinis sa kwarto ay dito naman ako nagtungo sa sala. Ang dami ko nga palang tutupiin, hindi pa talaga natapos. Kahapon nagtupi ako ng milyon-milyon na damit. Ngayon naman ay gabundok na naman na tutupiin, hindi na talaga tumatatapos. Pagkatapos ko nga pala maglinis sa sala, ay nagpunta ako sa labas, naghay-hay na mga labahin. O diba, kahapon naglaba pa ako, ngayon maglalaba na naman, ang dami-daming mga towels na lalaban today. Maganda kasi yung panahon at sobrang init talaga at aliwalas. Gustong-gusto ko talaga pag ganito dito sa New Zealand na mainit at hindi malamig. Love na love ko ang summer dito sa New Zealand kasi napakaganda magpasyal-pasyal. At alam nyo naman talagang napakagandang lugar dito sa New Zealand. Si Mister nga pala ay busy sa pagpipintura. Tinatapos niya yung bahay namin sa pagpipintura kasama of course yung aking brother. Ako naman ay naglinis, ang dami-daming dahon sa nakakalat. Pinutol kasi ni Mister yung puno dito sa gilid. Nag-request kasi yung kapitbahay namin na putulin na yung puno niya dito sa gilid. Yung kapitbahay kasi namin is matanda na siya, hindi niya kinakaya na magputol ng mga kahoy. Always lang nasa bahay at may sakit pa. Ganito dito sa New Zealand, yung mga neighborhood nagtutulungan talaga. Dad? Candies are important. Candies are very important? Because we need to save it for everyone. I would show you for that trick and treat. Or for Christmas. Can I show you the candy? But wait till I just finish painting this and I'm gonna look at the candy. Can you paint the ceiling and paint that thing? You have to paint the windows. No, we don't need to. Look! Well, busy yung mga anak ko sa pag-i-entertain kay Mister. Ako naman ay busy din. Hindi pa ako natapos dito sa mga dahon. Ang dami-dami talaga. Nakakalat.
Ilang taon na ata dito, ngayon lang nakita kasi nga pinutol ni Mister yung isa namin na plant. Busy din yung mga anak ko sa paglalaro at dito nga pala sila sa trampoline nila. Ito talagang maganda, yung mga anak ko is naglalaro together. Minsan naman nagpapatayan together, so ito nga pala nagtutupin na naman ako ng damit. Ito yung Mountain of Washing Machine, perks of maraming anak. Naawa nga pala si Mr. Binigyan siya ni Georgia ng tubig. Napakabait talaga na anak. At hindi ko na malayan, 11:30 na pala, maghahanda na naman ako ng lunch para sa buong family. Naghihiwa nga pala ako ng cucumber at saka carrots. Uunahin ko muna yung mga anak ko, mga chikitings. Nag-request na kasi sila ng lunch, nagugutom na daw. Meron din pala ako ditong apples at meron din akong oranges, fresh from America. Sobrang tamis talaga ng orange. Alam nyo kasi, winter sa Amerika at marami silang oranges. Yung citrus kasi, namumunga siya pag winter. Tulad din dito sa New Zealand, pag winter, marami kaming oranges galing sa aking biyanan. So kung naalala nyo, nag-vlog ako, picking of oranges. So gagawa din pala ako ng tuna para kay Mister at para sa akin at para din sa aking kapatid. Gagawa ko ng tuna sandwich at lalagyan ko siya ng sibuyas. Ito talagang paboritong lunch ni Mister, tuna sandwich. Ilalagay ko lang ito sa isang bowl. 2 can ng tuna ang ginamit ko. Medyo maliliit kasi yung tuna nila. Ihahalo ko na yung aking sibuyas at maglalagay din ako ng konting mayonnaise. Pagkatapos ay isisison natin ito ng salt at saka pepper. Simpleng-simple lang naman yung lunch na ihahanda ko today. Tapos ito na yung ating bread. Inuna ko pala sa pagpre-prepare ng lunch yung aking kapatid. Nagpipintura kasi sa labas. Busy. Lalagyan ko rin ito ng cucumber para naman medyo healthy. Si Mister naman ay gumamit ng pita bread. Hindi na pala kumakain si Mister ng normal na bread. Meron din pala mga chicken balls para sa mga anak ko, niluto ko sa oven. So ready na mag-lunch at pati rin kami ay ready na rin kumain ng lunch. After namin magtanghalian ay nag-continue si Mr. yung kapatid ko sa pagpipintura. Konting kimbot na lang talaga at matatapos na ito. Ako naman ay napag-isipan ko na maglinis sa garahe. Ang dami kasing mga chichiburichi at hindi na talaga ma-organize dito. Kakailanganin kasi namin ipasok yung sasakyan namin yung isa, yung black na sasakyan. Hindi kasi maganda sa sasakyan kapag nasa labas lang at naiinitan, nasisira yung pintura. Tulad ng maliit na sasakyan na blue namin, sirang-sira na yung pintura. Yung init kasi dito sa New Zealand ay sobra-sobra talaga, lalo na pag summer. So after nga palang maglinis ng garahe, is napag-isipan namin ni Mister na pumunta sa supermarket. Taglit lang, meron lang kaming bibilhin na mga bagay-bagay na hindi ko nabili last Friday sa pag-grocery shopping. Bumili nga pala ako ng chocolate, bumili rin ako ng mayonnaise na abusa na kami at saka isang tinapay. Bumili rin si Mister ng ilalagay namin sa chicken barbecue, ayan kasi yung uulamin namin for dinner tonight. After namin makauwi sa bahay, ay nag-arrange-arrange agad at si Mister ay ready na i-season yung ating chicken. Si Mister nga pala ang magluluto ng hapunan tonight. Ito na yung chicken at nilagyan na ni Mister ng seasoning na binabili namin kanina sa supermarket. Amoy pa lang ay sobrang sarap na talaga. Maglalagay din pala si Mister ng herbs. Ito nga pala ay mixed herbs. Pagkatapos ay dadalhin ni Mister of course sa labas at ibabarbecue na natin. Ilalagay sa aming barbecue machine. Pagkatapos ay tatakluban na natin. Hands look so skeletal. It's like that. What? I did not say that you're gonna judge my hand. So Silas nga pala at si Georgia ay busy pa rin sa paglalaro. Hindi pa natapos yung paglalaro nila dito sa labas. Ito talagang maganda kapag meron kayong space sa bahay nyo. Nakakapagtakbo-takbo, nakakapaglaro-laro na hindi ka nawo-worry kasi meron namang gate. So after 30 minutes, ito na yung itsura ng chicken.
Nagluto nga rin pala si Mister ng sibuyas. At while naghihintay kaming maluto yung chicken, kinuha na namin yung mga damit na sinampay ko kaninang umaga, ready na siya at dry na. Pagkatapos ay nagready na rin ako sa vegetable na gagamitin namin tonight. Ito nga pala ay asparagus. Always ito pag ganitong panahon merong asparagus, ang dami-dami. So ito na yung chicken after 1 hour, lutong-luto na. Ang sarap-sarap talaga. At hihiwain na ni Mister, ready na for eating. Chicken! Have some rice and some chicken? Yummy chicken, did you try it? Very nice chicken daddy made. Guys, dad is having that one. Yeah. I like my rice. Can I have some? I don't know, that's good. Can I have some? No, what, this? No, those. Spicy. Underneath. Eat your food first. Eat your food first. Told you, it's a yummy chicken. Very good, Ariana. Using your hand, you can use some sauce in here. Very good, Silas. What's wrong with the face? No, you gotta sit with mommy and daddy and get that phone away. So let's eat dinner, guys. Our dinner for tonight is lechon manok. Ay, net lechon manok. It's a barbecue chicken. Barbecue lechon manok. Smells so good and yummy. And daddy is having a wrap. I'm gonna eat now chicken. Very yummy chicken. I think you're not gonna have a chocolate strawberry. I'm gonna make a chocolate strawberry after dinner. I'm not talking about a bad lion. Asparagus? Well, you can't have any chocolate strawberries after dinner then. You're gonna ride the train tomorrow. Where are you gonna sit? You gonna sit with mommy or daddy? In the train. I'll sit with daddy. I'm gonna sit with mommy. I'm sitting with daddy. Sai, you gonna see the dinosaur house tomorrow? No? Don't want. Pagkatapos of course mag-dinner ay naghugas ng pinggan, naglinis, at pagkatapos ay napag-isipan ko gumawa ng strawberry chocolate. Always ko ito nakikita sa TikTok, so itatry natin tonight. Sanda makmak pa kasi yung strawberry namin. So meron nga pala ako ditong Cadbury chocolate at imi-melt lang natin ito sa microwave. Tinulungan nga pala ako ni Georgia at ni Ariana. And now we're going to wash the strawberry. Who wants to wash the strawberry? Love? Come here. Do not be nice to the strawberry because it might hurt. Who loves strawberry? Me. Everyone likes strawberry. These are healthy. Is it? Yeah, healthy chocolate strawberry. Wow! So ito yung chocolate natin. Ready na. I think it's ready now. Is it? I think it's ready. Look at that! We'll put the second topping. The second topping. Rihanna! Okay, put some chocolates. There you go. Wow! Nobody chocolate, and we tried this one. For you. Daddy needs some fork. Daddy, let me see daddy. Oh my goodness, look at that. Is it nice, Dad? Wow! Look at Georgia. She cut the strawberry. So yun, sobrang sarap ng chocolate strawberry. Sobrang sarap ng dinner namin. Barbecue chicken. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!